Kahit paniniwala mo man is perfect, yung mga tao mo, walang unawa sa katotohanan ng Diyos. Man is sinless. Kung bigayin tayo ng Diyos, tayo ay walang sana. No? At yung huli, man is righteous. Halos ang mga bagay na ito ay hindi natin nalalaman nung hindi natin pa itong pinag-aaralan. Kaya nung pinag-aaralan natin yung Espiritu, nakita natin ang kalagayan ng tao. Na siya nung lihay ng Diyos, siya ay isang taong perfecto o sakdal. Siya ay taong walang sala, siya ay taong matuwid. Pero ang lahat ng mga bagay na ito, nawala sa tao. Dahil sa kasalanan. Yeah? At dahil ang kasalanan ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, siguradong ang tao ay mapapahamak. Para hindi siya mapahamak, kailangan makabalik siya sa tinatawag na kalakayan ito na nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at larawan. Kung hindi siya sa makakabalik dito, hindi niya kakampin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. At unayan, ang tao itinakda sa buhay na walang hanggan. Nakakakda siya ron. Kakampin niya yun, umlikhain siya ng Diyos dahil sa kalagayan ito. Diba? Dahil bakit niya kakampin niyo? Bakit nakatakda ang tao sa natawag na buhay na walang hanggan? Sa simula pa lang, kinakilala na yun. Di ba? Dahil ang tao nandun sa halamanan ng Eden, kung siya inilagay, na kung saan nandun yung puno ng kahoy ng buhay. Di ba? Kaya yung tao, unang tao pa lang, nandun na siya, nakatakda na siya dun sa buhay na walang hanggan. Pero nawala ninyo dahil dun sa kanyang kasalanan. Kaya para siya mabalik o makuha niya muli yung itinakda sa kanya ng mga Diyos na buhay niya walang hanggan, kailangan makabalik siya sa kalagayan. At ang pag-aralan natin, kaya-kaya naman palang bumalik ng tao sa pagiging perfect. Yeah? Bakit makakabalik ang tao sa pagiging perfect? Sigurado tayo niyan, pag-aralan na natin niyan. Pagpapalik-aral lang muna ito para mag-reflect yung ating napag-aralan. Paano o bakit o paano ang tao makakabalik sa pagiging perfect? Mag-aral siya. Kasi yung pagiging perfect, itinuturo ito eh. Diba sa Colossians chapter 1 verse 28, pakibasa mo dito. Colossians chapter 1 verse 28. Na siya namin inihayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maitarap namin sa sakdal kay Kristo ang bawat tao. Itinuturo eh. Itinuturo ng mga apostol, lalo na si Apostol Pablo, yung tinatawag na pagiging sakdal o perfecto ng tao. Kung ito'y tinuturo, matututunan mo ito. Ha? Eh, pag hindi kayo natuto dyan, eh, ewan ko kung ano dapat itawag sa inyo. Di ba? Matututunan! Doon pa sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, tinuturo yun para maging sakdal ng tao, maging perfect, and to, makabalik siya, eh, perfect, man sa verse 13 ng 4:11 ng Ephesians. Kaya, yung pagiging perfect, kaya bumalik ng tao dyan. Ang kailangan lang, ano? Makilala niya yung kanyang Espiritu nasa kanya. Tanggapin niya, kilalanin niya, pahalagahan niya. Kung hindi niya kikilalanin yung Espiritu nasa kanya, hindi niya kilala yung kanyang pagkatao. Hindi niya alam na siya dati isang sakdal na tao. Kasi yung Espiritu na nasa inyo, mayroon kang Espiritu. Di ba? Tinuruan ka niyan,
Nano? Para makaunawa ka. Para magkaroon ka ng kaalaman. Para magkaroon ka ng karunungan. Daming beses na natin pinag-aralan. At yun ang katotohanan. Kaya para maunawaan mo ang katotohanan mula sa Diyos, kasi doon lamang dapat bumasi ang Espiritu na sa iyo, kailangan mo na magiging perfect ka. Kayang-kaya mo yan. Yung pagiging sinless, maaari ba ang tao maging sinless, makabalik? Ha? Meron bang taong walang sala? Ha? Para pagtinignan natin, no? Sa inyong tingin, lahat ng tao talaga makasalanan. At meron talaga sa Biblia na all have sinned. Diba? Ibig sabihin, lahat ng tao may kasalanan. Hindi, hindi lahat ng tao dun sa salitang all have sinned, for all have sinned and come short in the glory of God. Hindi lahat ng tao sila. Sa Romans chapter 3 verse 23, hindi lahat ng sinasabi. Hindi lahat ng tao may kasalanan. Sa konteksto nun, ang may kasalanan na lang doon, yung unang-una, yung mga kaharap ni Apostol Pablo, yung mga Hudyo at mga Hindi. Yung mga taong, mga mangmang o kul. Dahil yung tinatawag na sinabi, kaya niya nasabi, for all have sinned and come short in the glory of God, dahil yun ay kinote niya sa Old Testament. Pag-aralan na rin natin ito. At dito, yung pagiging sinless, ayaw-kaya ng tao yan. At katunayan, sa panahon natin ngayon, marami pa rin tao ang walang kasalanan. Di ba? Pag-aralan na rin natin yan. Saan talata yung ang mga tao wala? Maraming tao pa sa panahon natin ngayon ang walang kasalanan. Lukas. Saan, saan? Yung sanggol. Saan yung talata yun? Romans 9:11. Romans 9:11. Ano nakalagay yun? Sabagat ang mga anak na hindi pa pinapanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa paghahirang na hindi sa mga gawa kundi doon sa mga tumatawad. So makikita nyo dyan na meron pa talagang hindi nakakaalam ng kasalanan. Meron pa ang mga taong hindi nakakaalam ng mabuti.